Paano na lang kung ang ganitong nilalang na hindi mo pinaniniwalaan noon ay biglang magkatotoo at magpakita sa'yo? Come here, go. No, this way, go this way. Magbabaka sakali ka bang harapin ito? O kaya naman, tumakbo na lamang dahil sa maaaring panganib nitong dala. Siren Head o tinatawag ring Lamp Head ay isang napakataas na humanoid creature na may naaagnas na natutuyong mga balat at may mga kamay na halos kasing haba ng kanyang katawan. Ayon sa iba pang paglalarawan dito, tinatayang sa 40 ang taas nito at ang kakaibang ulo nito ay mahahalin tulad sa isang silbato. Makikita sa kanyang mukha ang kanyang bibig na may mahabang dila. Bagamat ito ay walang mga mata sa kanyang mukha, nakikita pa rin daw nito ang kanyang bibig timahin. Ang bibig nito ay lumilikha ng kakaibang ingay, katulad na lang ng isang white noise kapag ito ay nakikipag-usap, at isang napakalakas na tunog na maaaring makapaminsala sa pandinig ng taong makakarinig nito. Makikita rin ang kanyang butot balat na tiyan na makikita rito ang mga nakapalupot na mga kawad. Ang ilan sa mga kawad ay nakaduktong sa malasilbato nitong mukha. Kaya raw manipulahin ang taong bibiktimahin nito sa pamamagitan ng panggagaya ng mga boses. O kaya naman, magpanggap itong isang poste ng ilaw. Dahil sa mga kawad nito, naaakalain mong daluyan ng kuryente. Lubhang mapanganib raw ang ganitong nilalang dahil kumakain ito ng tao at kaya nitong magpatumba ng mga mabibigat na bagay katulad na lang ng mga puno. Bagamat ang Siren Head ay lubhang napakataas, napakabilis raw nitong kumilos. Nililito nito ang kanyang biktima hanggang ito ay kanyang maabutan. Kalimitan raw makikita ang Siren Head sa mga mapupunong lugar, sa kagubatan, at maging sa mga tagong lugar sa bundok. Ayon sa ilang impormasyon, ang una raw pagpapakita di umano ng ganitong nilalang ay noong taong 1966 nang isang pamilya ay nagbabakasyon sa Arizona Desert. Nakunan umano ng litrato ng pamilya ang isang hinihinalang Siren Head. Pagkalipas lang ng halos 2 dekada, June 16, 1995, ang pinangalan ng si Jad Kewek at ang kanyang mga kaibigan habang sila ay gumagala sa isang magubat na lugar ng Tanyard Creek sa Northwest Arkansas sa Amerika. Inatake raw sila ng isang pinaniniwalaang Siren Head. Nagtamo si Chad ng kaunting galos at sugat at nang si Chad ay tinanong, sinabi nito na ang kanyang mga kaibigan ay tinangay o kinuha ng isang malaking nilalang at ginagaya umano nito ang kanilang boses. Ang Siren Head ay nilikha ng isang kilalang Canadian horror artist at isang illustrator na si Trevor Henderson. Umani ng popularidad ang ginawa ni Henderson na Siren Head nang gawan ito ng video game ng isang kilalang video game developer na Modus Interactive. Unang ipinakita ang itsura nito noong 2018 at ipinakita ni Henderson kung ano ang akmang paglalarawan dito. Sinabi rin niya na napaka-agresibo at lubhang napakahusay daw nito pagdating sa panghuhuli ng kanyang gustong biktimahin. Kaya sinasabing isa sa pinakamapanganib na nilalang ang Siren Head. Ngunit sa kabilang banda,
sinabi rin ni Henderson at pinabulaanan rin niya na ang mga kwento tungkol sa Siren Head ay hindi totoo at isa lamang alamat. Ayon sa salaysay ni Henderson sa kanyang Twitter account noong April 24, taong kasalukuyan, nilinaw niya na ang Siren Head na kanyang nilikha ay isang kathang isip lamang. Hindi umano ito makikita sa totoong buhay, maging siya man ay hindi niya ito nakita ng personal. Bagamat isiniwalat ng mismong lumikha ang sikretong kwento nito, may ilan pa rin natatakot sa kwento ng Siren Head. Ngunit ipagpalagay na lang natin na ito ay nagkatotoo. Ano kaya ang iyong mararamdaman?